Magandang umaga. Good morning po. Okay. Maganda ba ang umaga nyo? Amen. Maganda ba ang umaga nyo? Amen. Amen. Diba? Maganda yung umaga natin kasi buhay pa tayo. Yung iba hindi na nagigising, diba? Okay. Gusto nyo ba yung ano lang? Okay lang po yan. Huwag lang walang gising. Okay. Okay lang walang tulog. Huwag lang walang gising. Okay. Sino gusto ng biyaya? Blessing. Sino gusto ng biyaya? Sino gusto ng blessing? Ano ba yung blessing? Ano ba yung biyaya? Ano ba yung biyaya? Blessing. Okay. Sino gusto ng blessing? Ano nga po ba yung blessing? Kunyari, naglalakad ka dyan sa kalye, bigla kang nakapulot ng 500. Blessing ba yun? Okay? Or 100 pesos. Lumilipad-lipad na kita mo. Kinuha mo. Blessing ba yun? Blessing ba yun? Huwag. Hindi mo naman alam kung kanino galing yun eh. Di ba? Nandun lang siya. No? Kahit hindi mo piso, di ba? Blessing pa rin yun. Nakapulot ka lang yung blessing. Okay? Ano ba? Mga blessing. Ano ba yung mga blessing? Nakatapos ka ng school mo, di ba? Tapos meron ka pang award. Blessing din yun, no? Yung iba doon, pinahirapan mo, pero may tulong yun ng Panginoon para matapos mo yun. Nakagraduate ka ng college, nakagraduate ka ng high school, nakagraduate ka ng elementary. Blessing yun, di ba? Makita mo lang tatay mo, umuwi sa bahay, blessing pa rin yun. Kasi yung ibang mga tatay, hindi na umuwi sa bahay, nadidisgrasya, di ba? Ang daming blessing. Pagkagising mo sa umaga, makikita mo yung mga ibon, tumutunog, umaawit. Ano blessing doon? Payapa. Payapa? Ano pa? Buhay yung ibon. Buhay yung ibon. Ano pa? Nakakarinig ka pa. Kasi naririnig mo yung ng ibon. Pagkagising mo sa umaga, pagmulat mo ng mata mo, nakita mo pa yung ganda ng umaga. Kasi yung iba hindi na nakakakita. Yung iba hindi na nakakalakad. Yung iba hindi na nakakapagsalita. Yung iba hindi na nakakarinig. Yung iba nawawalan ng pandama. Okay? Alam niyo nawawalan ng pandama? Ang sakit na yun ay leprosy. Nawawala yung pandama nila. Kaya kahit na anong mahawakan nila, kahit mainit din, wala silang pakialam. Nasisira na yung kanilang kamay, hindi pa rin nila alam kasi nawala yung kanilang pangdama. Meron pa lang ganun. Ibig sabihin lahat, no? Nangyayari sa atin, pagkagising mo sa umaga, may kaibigan ka. Di ba? Pagkagising mo sa umaga, kasama mo buong pamilya mo. Pagkagising mo sa umaga, papasok ka sa school. Ibig sabihin, nag-aaral ka. Okay? Ang daming mga blessings. Sino nga ayaw ng blessing? Ngayon, ang tanong, sino gusto ng blessing? Okay, salamat sa Panginoon. Okay? Ngayon, ang kwento natin, tungkol sa pagbibigay ng blessing. Okay? Okay? Or inheritance. Actually, blessing yun. Okay? Yung pinapasa yung yaman ng magulang sa anak. Yung pagpapala ng magulang sa anak. Okay? Gusto niyo ba yun? Paano pag mayaman yung tatay mo? Gusto mo ba magkaroon ng blessing sa kanya? Okay? Ngayon, ito yung kwento natin ngayon. Ito yung makikita natin sa Genesis 27. Nasa 27 na tayo. Yung 26, kaninang kwento? Sino yung kwento sa 26? Anong nangyari dun sa 26? Tagal na kasi, no? 2 weeks na kasi, no? Okay? Si Abraham, nagkaroon siya ng anak. Sino ang anak niya? Si Isaac. Si Isaac, nagkaroon siya ng asawa. Anong pangalan ng asawa niya? Palimutan niya lang agad. Si Rebecca. Okay? Si Rebecca, hinanap ni Eliezer na mapapangasawa ni Isaac. Saan niya ito hinanap? Sa lugar ng kanyang mga kamag-anak, kindred.
No? Gaano kahirap niya hinanap? Mahirap. Kasi nanalangin siya. Tapos may mga condition para makuha niya lang si Isaac at si Rebecca. Eventually, nakuha niya si Rebecca, dinilig ng Panginoon yung kanyang panalangin, at si Rebecca ay naging asawa ni Isaac. Okay. Si Isaac at si Rebecca, pinigyan ng anak. Ilan yung anak nila? Dalawa. Anong pangalan ng unang anak? Si Esau. Yung pangalawa? Si Jacob. Si Esau, anong description sa kanya? Siya ay isang hunter. No? Lalaking laging nasa labas. Okay? Iba yung kulay niya. Ang kulay niya ay kulay? Red. Red pula. Kasi, di ba, pagka naarawang ka, madalas, di ba, nagiging kulay pula ka. Lalo na pag iba yung complex mo, pag maputi ka, magiging kulay pula ka. Okay? Red skin. Okay? Kaya sa Amerika, may mga tinatawag na red skin, mga Indian. Pula yung kanilang skin. Hindi naman pulang-pula, no? Wala naman pulang-pulang skin, kulay red na. Ano. Pero meron silang kulay na gano'n, ano? Halos katulad ng red. Okay? Si nga, si Jacob, ano naman siya? Tao? Bahay. No? Meron ba mga lalaking taong bahay? Ha? May mga lalaki ba taong bahay? Bibihira sa lalaki taong bahay, di ba? More sa lalaki, taong labas. Di ba? Laging nasa labas, outgoing. No? Malakas. Mamaya na kwento, mamaya na kwento. Okay? Yan. Yun yung ano natin, background natin, no? Yun yung kwento. Ngayon, tumanda na si Abraham. Babasahin ko, ha? Makinig kayo, no? Walang matutulog. Ang matulog, antok. Okay? Kaya makinig kayo, babasahin ko. Medyo mahaba to. Okay? Sinong pwedeng sumabay? Tulungan sila. Genesis 27. Genesis, wala tayo dyan, wala tayong New Testament dyan. Share sa kanila, yan sa kanila pa. Sa kanila pa share. Yan ka lang si Rhea. Yan sa kanila. Genesis 27. Okay? And it came to pass, okay? Chapter 1, chapter 27, verses 1, 2:46. Medyo mahaba, ha? Okay, bear with me. Samahan niyo ako. Walang aantokin. Ang antokin, tulog. Mamaya, magtatanong ako ng mga question. Magbibigay ako ng mga prices. Okay? Nandun pa yung price ko. Swanin ko. Okay? Nandiyan na kayo. Genesis 27. Ready? Handa na, sinihanda na, taas kamay. Okay, makinig kayo sa akin. And it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim so that he could not see, and he called Esau, his eldest son, and said unto him, my son. And he said unto him, behold, here am I. Okay, tatagalugin natin. Okay, lumipas daw yung panahon. At si Isaac ay naging matanda na at ang kanyang mga mata ay lumabo na. Okay? Normal ba sa mga matatanda yung malabo mata? Bakit? Bakit? May na-resistensya. Okay? Nag-deteriorate yung ating mga mata. Nung bata ako, yung ganitong text, madali ko lang itong basahin. Ngayon, hindi ko na sumabasa nang hindi ako gagamit ng salamin. Okay? Yan. When he was come, hindi ko na masyadong ano, no? Iba na yung focus ko. Kailangan ko ng salamin para mabasa ko lang itong ganito kalait na text. Si Abraham, matanda na siguro talaga siya, kaya dim na, no? Yung kanyang paningin, hindi niya na masyadong makita. Or probably bulag na siya, no? Okay, yung nanay ko, bago yun mamatay,
yung mata niya na gano'n, na gano'n, no? Ang nakikita niya na lang, parang smoke, parang na lang kayong usok. Gano'n na lang ang nakikita niya. Pero at least napaayos yung mata niya, na-operahan, tapos nakakita siya uli ng maganda. Okay? Now, in that case, pag tumatanda tayo, yung mata natin, nag-deteriorate, no? Humihina, yung dating galing niya sa pagbabasa, pagtingin, hindi na rin nagiging ganun. Kaya, mapalag kayo. Kasi, kayo ay maganda pa yung inyong mga paningin. Okay? Sabi dyan, he called Esau. Okay? Sino daw si Esau? Yung panganay niyang anak. His eldest son, and said unto him, my son, and he said unto him, behold, here am I. No? Mabait si Esau sa kanyang tatay. Nung tinawag siya, ina-acknowledge niya yung tatay niya. Sabi niya, nandito po ako. Kayo ba pag tinatawag kayo ng tatay niyo, ina-acknowledge niya yung tatay niyo? O pag tinawag ka ng tatay mo, James! Lalayo ka pa lalo. Or magtatago ka pa. Kasi alam mo, uutusan ka nun eh. Okay? Si Esau, sumunod siya, sabi niya, behold, here am I, nandito po ako tayo. Okay, kasi nga, ang tatay niya hindi na makakita. And he said, behold, now I am old. I know not the days of my death. No? Sinasabi na ni Isaac sa kanyang anak na si Esau na matanda na ako at hindi ko na rin alam kung kailan ako kukuhanin ng Panginoon. Okay? Alam, sino na akalam dito kung kailan kayo kukuhanin ng Panginoon? Ha? Sino na akalam? Wala, di ba? Hindi natin alam. Malay mo, mamaya. Wala na ako. Okay? Papanalangin ko na lang kayo. Di ba? Now, in that case, ang mahalaga, ligtas ka. Di ba? Pagka kinuha ka ng Panginoon. Kasi yun yung pinaka, the best na pwede mong mapuntahan. Wala nang iba. Okay? Yung kapiling mo ang Panginoon. Kasi niligtas ka niya. Okay? Now, therefore, take, I pray thee, thy weapon, thy quiver, and thy bow, and go out to the field, and take me some venison. Inutusan ngayon ni Isaac si Esau. Sabi niya, kuhanin mo yung iyong palasok, yung iyong bow and arrow. Sino marunong mag-bow and arrow? Nakita na ba kayo nun? Yung ganun? Bow and arrow, nakita na kayo? Yung ganun, yung ganun. Tapos binibitaw. Tapos may tanusok siya. Tutusok doon kung ano yung inig mo. Para siyang baril. Pero, mechanical siya kasi gawa lang siya sa normally sa kahoy. At saka sa lubi. Okay? Bow and arrow. Sino kilala niyo yung mga magaling mag-bow and arrow? Hindi kilala ba kayong magaling mag-bow and arrow? Mga archers, no? Mga archer. Archery, ang tawag doon sa mga sports na yun. Magaling daw doon si Esau. At inutusan siya ng tatay niya na siya ay pumunta sa field at manghuni ng venison. Ano daw yung venison? Yung nakakita na ng venison. Kita natin yung venison. Ano yung tsura ng venison? Usa yun, no? Tama yun, ano? Ibang pangalan ng usa. Okay. Para makita nyo lang. Sino nakakita na ng usa? Ito daw siya, pag naluto, oh, yung venison, sarap, parang steak. Okay? Pero tignan natin yung venison. Tignan ng venison. Yan siya, usa lang siya, no? Yan, no? Usa lang siya, usa. No, yan yung venison. Manguhuli daw siya, wild yan, no? Yan ay, normally, hindi, kung meron pa, may usa ba dito? Wala kasi normally, wild yan, eh, di ba? Ang inaalagaan natin ay yung, ano yung inaalagaan natin? Baka at saka? Kambing! Kambing yung katulad niya, di ba? Ng venison, kambing. Okay? Mangunguli daw siya ng kambing. Tapos sabi dito sa verse 4, and make me savory meat,
such as I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless thee before I die. Sabi ni Isaac, hulihan mo ko, tapos lutuin mo yung pinakapaborito kong pagkain. Sino may paboritong pagkain dito? Okay. Wala kayong paborito? Ikaw, anong paborito mong pagkain? Anong paborito mong pagkain? Anong gusto mong pagkain? Chicken? Chicken. Nakatagin pa naman ang chicken, Joy? Masarap yun, ha? Okay. Minsan, minsan magluluto tayo ng ano, fried chicken, di ba? Para matikman yung fried chicken. Masarap kasi yun, pangon sa mga bata, di ba? Sino gusto ng fried chicken? Spaghetti. Sino gusto ng spaghetti? Hot dog. Sino gusto ng hot dog? Ay, si Joy, ito ni Joy, ito para mo. Lechon. Sino gusto ng lechon? Wala, wala ka. Cake. Ice cream. Kung masasarap kainin. Leche flat. Maha. Anong pang gusto niyo, anong gusto niyo palagi kainin? Gulay! Sinong gusto ng gulay? Ako gusto ko ng gulay. Isda! Sinong gusto ng isda? Sarap din yan, di ba? Okay. Si Isaac, ang gusto niya ay venison. At sabi niya, gusto niya ay savory. No? Masarap. Na luto. No? Gusto niyo ba yung masasarap na luto? Siyempre, di ba? Kanyari, may manok ka, hindi naman masarap yung luto. Wala rin, di ba? Gusto mo masarap na luto. Ganun din ang gusto ni Isaac. Sabi niya, make me a savory meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless thee before I die. Bago ko mamatay, ay mapagpala kita. Yung pagpapala na manggagaling kay Isaac, ay ibibigay niya sa kanyang anak na si Esau. Tama? Kaso may condition eh, di ba? Lulutuan niya, magmuhuli pa siya, lulutuan niya, okay? Hindi basta-basta, di ba? Okay? Now, in that case, and Rebecca, sabi dito sa chapter 6, and Rebecca spake unto Jacob, okay, sa 5 muna pala, and Rebecca heard, when Isaac spake to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. Okay? Merong marites? May nakarinig? Okay? Okay lang naman yun kasi asawa niya yun eh. Marinig niya talaga yun. Kasi normally ang mag-asawa laging magkasama. Tama? Pinagsisilbihan ng asawang babae yung kanyang asawang lalaki. Okay, lalo na sa mga panahon na to kasi matanda na sila. Okay? Baka pag matanda na kayo, yung asawa niyo, pabayaan niyo na lang. Bayaan pa niya, paalan niya. Tatapos kang pagsintihan niyo, maghirap yun sa pagtatrabaho para lang mapakain kayo yung pamilya. Bahala yan. Wala kang pakialam dyan. Okay, tama ba yun? Hindi yun tama. Okay? Kasi dito, makikita natin, no? Kasama ni Rebecca, si Isaac. Eh, mamayang sa dulong-dulong nito, mag-uusap pa sila. Okay? But in that case, narinig niya, syempre, nandun siya. Ngayon, inutusan ngayon niya sa 6, sabi niya, Rebecca spake to Jacob. Sabi nga, basahin ko muna yung 5, and Rebecca heard, when Isaac spake to Esau, his son, and Esau went to the field to hunt for the venison to bring it. No, nandun na. Umalis na si Esau, mag-hunt na siya ng venison para sa kanyang tatay kasi pagpapalain siya nito. Okay? At siya ay masunuring anak din. Di ba? Normally kasi pagkaganoon na, nasa huling buhay na yung tatay mo. Kung ano man yung mga habilin nun, susundin mo na. Tama? O wala ka rin pakailam. Pwede rin yun. Okay? Dalawa yun. Both ways yun. So in that case, narinig ngayon, no? And Rebecca spake to Jake, unto Jacob, her son, saying, behold, I heard thy father speak unto Esau, thy brother, saying,
Ito yung narinig niya. Bring me venison and make me savory meat that I may eat and bless thee before the Lord before my death. Sabi doon. Okay? Sinabi ngayon ni Rebecca yung napag-usapan ng mag-amang si Isaac at si Esau kay Jacob. Okay? Eh bakit parang si Esau lang yung pagpapalain, ba't si Jacob hindi? Anak ba ni Isaac si Jacob? Eh bakit si Esau lang yung pinagpapala? Siya kang dahil masunurin, eh di ba yun? Pag hindi na masunurin, wala ka na itong pakailang. Siya lang ang masipag. Siya lang yung masipag, pwede rin. Kaso lang, pag hindi ba masipag yung anak mo, wala ka na itong pakailang. Okay, siya kasi yung firstborn at naka-inclined yung heart ni Isaac kay Esau. Merong pinapalingan. Merong favoritism. Favorite ko kasi pinakabunso yun eh. Favorite ko kasi pinakamatalino yun eh. Favorite ko yun kasi. Maraming mga kasi. Pag anak mo, you treat them same. Pero pag meron niya masasamang mga ugali, dapat mo silang parusahan. Okay? Pagka nagbubulati, alam mo na kung anong gagawin. Kung yan ay pasaway, alam mo na kung anong gagawin. Kung yan ay bulakbol, alam mo na kung anong gagawin. Okay? Hindi madalas pareho yung treatment kasi iba-iba rin yung ugali. Tama? Tingnan natin dito, no? Eh kung paborito ni Isaac, si Esau, paborito naman ni Rebecca, si Jacob. May mga paborito. Gusto niyo ba yun? May paborito? Eh okay lang sa pagkain, may paborito ka. Pero pag sa tao, may paborito ka kahit mali yung ginagawa nun, binenta niya yung kanyang birthright, paborito pa rin. Mali na yung ginagawa, kinukonsinti pa rin. Ay, ubiyahan mo lang yung anak mo. Umuwi ng gabi. Lalaki naman yan eh. Eh, mamamatay yun. Mapaparambol yun. Ay, bayaan mo yung anak mo. Makipag-boyfriend, bata pa, okay lang yun, matalino naman siya eh. Okay ba yun? Tama ba yun? Eh, hindi yun tama. Okay? Hayaan mo siya, kasi ganito. Binibigyan mo siya ng pabor sa mali niyang ginagawa. Ang tawag doon, pagkukonsinte. Okay? Gusto niyo ba maging konsinte doon? Okay, pag naging magulang kayo, huwag sana. Okay? Nasaan na tayo? 6. Okay, 6. And Rebecca spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, Bring me venison and make me savory meat, that I may eat and bless thee before the Lord, before my death. Okay, bago akong mamatay. Okay? So bakit ganun? Lugi naman to. Ito yung paborito ko. May gagawin tayo. Okay? Yung nanay, konsintidor. Okay? Sabi dyan, Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. Okay? Ginamit ni Rebecca yung kanyang pagiging nanay at inutusan niya si Jacob na gawin ang isang bagay na hindi naman dapat niya gawin. Okay, ano daw to? Go now to the flock and fetch me from thence two good kids of the goats, and I will make them savory meat for thy father, such as he loved. Okay, alam niya, asawa niya, alam niya yung luto na gusto nun, di ba? Ako, alam ko na pagkaluto ni Mom Joanne, kasi masarap yun. Okay? Now, in that case, may ganun din, si Rebecca. And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. Inunahan niya. No? In replace. No? Yung isa, naghihirap doon, mag-hunt ng venison, siya, gumawa na siya ng scheme para siya yung makakuha ng blessing ng kanyang tatay.
Yung tatay niya bulag. Ngayon, ito na yung scheme nila. Ito yung gagawin nila. Ito yung kanilang script. Okay? And Jacob said to Rebekah, his mother, "Behold, Esau, my brother, is hairy man, and I am smooth man." He made, ano pa siya, di ba? May reservation pa siya. Parang ayaw niya pang gawin kasi alam niya mali yun eh. Pero, eh paano yun? Yung kuya ko si Esau, hairy yun eh. Ako smooth. Paano yun? Okay? Yung nanay nakaisip na kagad ng, kasi konsintidor na, nakaisip na kagad ng paraan. "My father peradventure will fail me and shall seem to him as a deceiver, and I shall bring a curse upon me, not a blessing." Kung nalaman ng tatay ko na hindi pala ako si Esau, kasi nga si Esau ay hairy, ako ay smooth. Imbis na pagpapala ang bibigay sa akin nun, curse! Ano yung curse? Sumpa! Imbis na pagpapala, sumpa ang mabibigay sa akin nun kasi magagalit yun kasi niloloko ko siya. Yun ang sinasabi dito ni Jacob. Ito naman ang sagot ni, okay, and he went, and saan naman ang sagot dito? "And his mother said unto him, Upon me thy curse, my son, only obey my voice and go fetch me them." Pag pinagalitan ka, ako ang sasalo. Ganun ang sabi ni Rebecca. Yung curse sa'yo, ako yung kukuha. Okay, susundin mo ba nanay mo? So, sinabi ng anak, yung pera natin, nagastos ko. Huwag mong sasabihin sa tatay mo, ha? Kasi nagmadyong ako or nagsugal ako. Natalo tayo. Pag sinabi mo sa tatay mo, patay tayo. Ano sasabihin mo ngayon? Magtatanong ngayon tatay mo, "Anak, kumusta na yung pera natin ngayon, nanay? Patanong nga." Ano sasabihin mo sa tatay mo? "Ay, tay, hindi lang. Ano sasabihin mo sa nanay mo? Eh, sa tatay mo?" Okay, madalas yun. "Anak, huwag ka magsisinungaling. Masama yun." Tapos, dadating na yung inutangan ng tatay mo, yung Bombay, alam niyo yung Bombay? Hindi pa rin ako yung may unutangan yung tatay mo. "Anak, sabihin mo, pag nandyan na yung unutangan ko, sabihin mo, wala ako dito." Tama ba yun? Sabi nga, huwag kang magsinungaling, pero uutos niya sa'yo, magsisinungaling ka. Okay? Tama ba yun? Ano gagawin mo? Sabi mo, "Bombay, andito, tutulog tatay ko." Ganun ba? Sigurado, wait, tingnan na. Pero yun yung tama. Yun yung tama. Okay? Now, ito na. Tingnan natin itong kwento na ito. Maganda ito eh, di ba? Exciting na ito eh. Kasi magsisinungaling na sila eh. Okay? "And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son, only obey my voice, and go fetch me them. And he went." Tumunod. See? Jacob, "and he went and fetched and brought them to his mother. His mother made savory meat, such as his father loved." Ginawan ngayon, nilutuan, sinunod eh. Ni Jacob kung ano yung unutos ng nanay, nilutuan ngayon nila ng savory meat. Si Jacob, ngayon, ito na yung ginawa nila sa verse 15. Sabi dyan, "And Rebecca took goodly raiment of her eldest son Esau." Kinuha niya, no? Yung damit ni Esau, "which were with her in the house, and put them upon Jacob, her young son." Pinadamit siya. Kasi nga, yung tatay ay bulag. Pag bulag ka, yung ibang senses mo, malakas pa. Ano yung mga other senses mo na malakas pa? Yung touch, at saka yung smell. Okay? Pag meron kang lumang damit, okay? Dati yung totoo yun eh. Yung nanay ko, pag wala yung nanay ko, kinukuha ko lang yung damit niya. Inaamoy ko parang nandun na yung nanay ko eh. Sa bahay namin. Okay? Kung ginagawa niya yan, no?
Di ba? Para maalala mo lang. Kasi ang pang-amoy, naaalala mo yung, pag naamoy mo isang bagay, naaalala mo yung experience nun. Tama? Bango nun. Yun yung nakain ko sa ano ha, sa raon nun ha. Di ba? Naaalala mo yung experience pag naamoy mo. Okay? Sabi dyan, and she put the skin of the kids of a goat. Naglagay siya ng skin, goat skin. No, para pag hinawakan ni Isaac si Jacob, mapipil niya ay si Esau nga ito. Kasi hairy. Okay? Sabi dyan. Okay, upon his hand and upon the smooth of his neck, ito, yung neck nilagyan din ng goat skin. And she gave the savory meat and the bread which she had prepared into the hand of her son Jacob. And he came unto his father and said, my father, he said, here am I. Who art thou, my son? Tinanong na siya ng tatay niya, makakatakot yun. Okay, tinanong ka na, eh, hindi ka naman yun. Okay, and Jacob said unto his father, I am Esau, thy firstborn. Eh, nagsinungaling na siya, no? Pag down call na yung ano nila, di ba? So, umpisa, ayaw niya pang sumunod. Nangagwiran pa siya sa nanay niya, pero sumunod din siya. Eventually, nilutuan na ng nanay niya. Nandun na eh. No? Patong-patong na sinungaling na. Okay? Gusto niyo ba yung patong-patong na sinungaling? Okay? Okay, yan. Sabi niya, I have done according as thou badest me. Arise, I pray thee, sit and eat of my benison that thy soul may bless me. Okay? Nag-cosplay na si Jacob. Okay? Naging si Esau na siya. Hindi na siya si Jacob. Okay? Kambal, no? Sila, kambal sila eh. Si Jacob at saka si Esau. Kaso lang, hindi sila identical. Okay? Hindi sila identical twins. Nasaan na tayo? And Isaac said unto his son, how is it that thou hast found it quickly, my son? Bakit ang bilis? Kasi mahirap maghanap ng usa. Hindi ganun kadali nanghuli na kayo ng manok. Nanghuli na kayo ng manok na tumatakbo. Mabilis ba huliin yan? Hindi, matagal mong huhuliin yung manok pa lang yun. Eh, pag nasa bundok ka, hahanapin mo pa yung usa. Di ba? Bago mo yun mahuli. Maghahanap ka pa. Eh, manok ko nandyan lang. Huhulihin mo na lang eh. Kaso mahirap pa rin. Yeah. Sabi dyan, and he said, because the Lord thy God brought it to me. Sino ba yung sinama niya sa pagsisinungaling? Sino ba yung sinama niya sa pagsisinungaling? Ang Panginoon. Sabi dyan, no? Diba? Yan, no? Because the Lord thy God brought it to me. Hindi mo naman yung dinanoy, nuli mo yun dun sa nakakulong yun. Sinama mo pa ang Panginoon para lang makuha mo yung blessing. And Isaac said unto Jacob, come near, I pray thee, that I might feel thee, my son, whether thou be my very son, Esau, or not. No. Sinugurado ni Abraham, ay ni Isaac, si Esau pa talaga, talapit ka nga sa akin, ano? Okay. Inalapit siya, nakakatakot siguro, nakabanga siguro, no? Kasi sinungaling ka eh. Okay? And Isaac said unto Jacob, come near. Yeah. So, 22. And Jacob went near unto Isaac, his father, and he felt him and said, the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. Yung kanyang salita ay salita ni Jacob. Ay, pero yung kanyang kamay ay parang si Esau. Hindi, meron ng, di ba? Parang makakalata na, di ba? And he said, art thou my very son Esau? Tinanong uli si Jacob, ikaw ba ang aking anak na si Esau?
And he said, I am. Patong na naman ang kasinungalingan. And he said, bring it near to me and I will eat of my son's venison that my soul may bless thee. And he brought it near to him and he did it and he brought him wine and he drank. Okay. Ibig sabihin ng wine doon ay the juice, no? Ubas yun, no? Normally, grapes, yeah, grapes, wine. And his father Isaac said unto him, come near now, kiss me, my son. Okay? Pinapahalik na niya. And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his raiment. Naamoy niya, no? Kanina, touch. Ngayon naman, inamoy niya, no? Paghahalik mo, di ba? Paghahalikan ka, di ba? Ang tatay mo, yayakapin ka, maamoy ka nun, eh, di ba? Yeah, raiment and bless him. And smell of his raiment and bless him. And said, see, the smell of my son is as the smell of the field which the Lord has had blessed. 28. Therefore God gave thee of the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. Okay, bliness na siya, di ba? Ano daw dyan? Therefore, God gave thee of the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. Normally, yung dew of heaven, either be it's a mist or it's rain, ulan. Okay, pagka nakatira ka sa isang lugar na hindi umuulan, ang ulan ay pagpapala sa'yo. Saan ba hindi umuulan? Desert, ilang beses, naranasan nyo na bang mawala ng water? Mawalan kayo ng tubig? Hindi pa? Dito? Naranasan nyo na dito? Anong feeling na walang tubig? Masaya ba? Hindi, di ba? Ang hirap. Mag-CR ka, mahirap. Kakain ka, mahirap. Hindi ka makaligo. Hindi ka makatoothbrush. At parang ang dumi-dumi mo kasi nagpatong-patong na yung alikabok sa katawan mo, ang tawag doon, libag. Di ba? Okay? Hindi ka makapaglabas. Di ba? Hirap. Wala na sa desierto, wala doon tubig. Ngayon, ang pagpapala dito ng Panginoon, napakaganda. Sabi dito, dew of heaven, nibigyan kanya ng ulan or ng mist, no? Ibig sabihin tubig, fatness of the earth, yung lupa ay pag kahit na anong itanin mo, ay tutubo. Okay? Fatness of the earth and plenty of corn and wine. Pag plenty of corn and wine, ibig sabihin crops, lahat ng mga tinanin mo, tutubo. Yung wine galing sa grapes, no? Normally, sa vines, tutubo sila. Yung nakatikim na ng grapes. Masarap ba yun? Sarap yun, no? Sa Pasko, pagkaanam. Hanggang sa December, no? Maraming doon pilihan ng grapes, pagkaanam. Titikim tayo ng grapes. Yeah. Okay. Let people serve thee. Ang ibig sabihin ng let people serve thee. Ikaw ay magiging boss or a high ranking, sabi doon. And nation bow down to thee. Okay, ang mga nasyon ay luluhod sa iyo. Okay? Be Lord over thy brethren, and let thy mother's son bow down to thee. Lahat ng mga kapatid mo luluhod sa iyo. Ikaw ang magiging mas mataas sa kanila. Okay, yung pagpapala ni Isaac, no? Cursed be everyone that curseth thee. Okay? Kung ika-curse ka ng sino man, i-curse sila. Ganun yung ano, di ba? And blessed be he that blessed thee. Yung magbe-bless sa'yo, pagpapalain din ng Panginoon. Grabe yung blessing na, yun din yung blessing na tinanggap ni Abraham. No? Yun din yung blessing na tinanggap ni Isaac. At pinapasa ngayon niya yung blessing na yun sa kanyang anak na si Jacob na dapat kay Esau. Okay. 30. And it came to pass
As soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce, gone out from the presence of Isaac, his father, that Esau, his brother, came in from his hunting. Ito na! Dumating na yung tunay na inutusan. Yung nagkunwari, umalis na. Okay? Ano ngayon ang mangyayari? Tingnan natin. Okay, makinig kayo. And he, ang sabi niyan, sana ako? And he also had made savory meat and brought it unto his father and said unto his father, let my father arise and eat of his son's venison that thy soul may bless me. Uy! Parang no, nangyari na yun ah. Ha? Tingnan natin yung reaction ni Isaac sa verse 32. And Isaac, his father, said unto him, who art thou? Sino ka? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. And Isaac trembled very exceedingly. Nanginig si Isaac. Yung pagpapala na ibigay niya sa iba na dapat ibigay niya sa paborito niya. And said, who? Where is he that had taken venison and brought it me? And I have eaten of all before thou comest, and have blessed him, ye and ye shall be blessed. Yung blinest ko na, binigay ko na yung blessing doon kanina. Yung nagpakain sa akin ng venison. Nagulat ngayon si Esau. And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry. Napasigaw siya, ano? Ay! And said unto his father, ito yung ating pamagat, bless me even me also, O my father. Yan yung pamagat ng ano natin. Mahalaga ba ang blessing ng Panginoon? Amen. Kung ang Panginoon ang magbe-bless sa atin, ayaw ba nating mag-bless tayo ng Panginoon? Pero sometimes, because of our paglayo sa Panginoon, pagbenta ng dapat na nasa atin, okay, ano ba yung mga nasa atin dapat? Yung salita niya, no? Pinapabayaan natin yung salita ng Panginoon. Okay, nandito lahat ng mga pangako ng Panginoon sa atin. Nandito lahat ng pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Nandito lahat ng mga instruction ng Panginoon sa atin para makuha natin yung blessing na gusto niyang ibigay sa atin. Pero, winawalang bahala natin. Eh, paalam ko dyan, sa sulat lang naman yan, dito lang naman. Pero kung alam mo lang, nandito lahat ng mga pangako ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon, pagtutuwid ng Panginoon, mga curse ng Panginoon nandito rin. E siyempre, pag alam mong curse yun, hindi mo yung gagawin. Pero pag hindi mo alam, ginagawa mo na pala, imbis na pinagpapala ka ng Panginoon ngayon, ikaw ay nasa kanyang curse. Pagpapalo. Okay? Okay, tingnan natin ulit. Patuloy tayo, no? Yan yung ating yan ang, ano niya, bless me even me also my father. Pero umpisa pa lang, binenta niya na yung kanyang birthright. Yung birthright niya, yun na yung umpisa na pag-downfall ni Esau. Eh yung kapatid niya, gustong-gustong makuha yun. Kasi pagpapahala yun eh. Sumunod sa kanyang nanay, na medyo may mali ang pagkasunod niya. Pero gusto niya kasi makuha yun. Alam niyo ba yung pinakapagpapala doon? Yung lahi niya, manggagaling yung tagapagligtas, yun yung pinaka number one na lineage niya, yung pagpapala na yun. No? Ay, manggagaling sa lahi ko yung magliligtas sa buong mundo ng kasalanan lahat, which is that is Jesus Christ, ang Panginoong Jesus. Siya yung nagligtas sa atin. Nandun ngayon, nanggaling yun sa lahi ni Jacob. Sometimes, gumagawa ng Panginoon ng paraan na hindi ganun unconventional, hindi yung tama. Sometimes, may mga pagkakamali.
Pero yun ang kalooban ng Panginoon, mabigay yung tamang blessing sa mga tao na gusto yung blessing na yun. Hindi nila binibenta yung blessing na yun. Ay, pagpaparin ko itong blessing na ito, magsisinungaling na lang ako or gagawa ko ng isang scheme. Okay? Mandadaya na lang ako kasi alam ko yung blessing ng ano eh, di ba? Pagka nandaya ako, mataas yung grade ko, magkakaroon ako ng medal. Okay? Alam mo lang yun, yun yung blessing. Ang blessing doon, kung sumunod ka at tama yung ginawa mo, doon lalo merong pagpapala sa iyong Panginoon. Okay? Naintindihan nyo ba? Mabigat ba? Ganda ng kwento, di ba? Okay? May dalawang maningay dyan pa kay, ano mo na, busalan dyan. Okay? And when Esau heard the words of his father, okay, nabasa na natin, my father, even, bless me even me also, O my father. And he said, thy brother came with subtlety and had taken away thy blessing. Pumunta dito yung kapatid niya na pagtanto na nila kung ano nangyari sa kanila. Sabi ni Isaac, pumunta dito yung kapatid mo with subtlety. Sabihin, nagbalat kayo. Na siya, si Jacob, nagbalat kayo siya na siya ay si Esau. Okay? Madalas na ganon. Okay? Ang masama, nagbabalat kayo. Hindi kagad yan magpapakita sa inyo na yan ay masama. Okay? Ano mga nagbabalat kayo na masama? Okay? Gusto mo magaling artista? Sali ka sa artista search! Nagbabalat kayo yun. Okay? Kaya abuse kayo nun. Yung mga nagiging artista, mga naabuso sila. Sa Korea, yung mga artista doon nagpapakamatay. Bakit? Eh, sikat na sikat sila. Ba't sila nagpapakamatay? Kasi hindi na nila makayanan yung pag-aabuso na ginawa sa kanila. Okay? Kala natin, isang magandang ano yan, show business, magandang. Yayaman tayo dyan. Magpapakit lang tayo. Kala nyo lang yun, at the back of that, nire-rape yung mga babae, yung mga lalaki, nire-rape ng mga bakla. Ganun ang nangyayari doon. Balat kayo yun. Itbulaga, alam nyo, mga mababait yung mga rapist, yung mga yun. May nire-rape silang babae na nagpakamatay. Totoo yan. Eh, maraming mga pagbabalat kayo, mga kaibigan nyo, alam nyo, mababait, pero pag nakasama nyo na sila, lahat ng klase ng pagmumura, pa mga masasamang salita, ginagawa nila. I-impluensyahan ka pa para hindi mo gawin yung tama. Ay, muna tayo pumasok ngayon. Ay, KJ ka naman. Hindi ka naman nakikisama sa amin. Hindi ka naman tumasama sa amin. Inom tayo. Masarap mag-inom. Lalo na yung pinapa-apoy-apoy pa yung ano, bote. Galing, di ba? Magic. Okay, ang daming mga schemes na kala nyo mabuti, nagbabalat kayo. Sabi sa Bible, si Satan ay nagbabalat kayong anghel, huwag kayong maniniwala. Okay? Hindi siya magpapakita sa inyo na merong pakpak na parang panike, na merong fork na tapos may pangil na iba yung tenga, na yung mata, kulay itim, na kulay pula, hindi ganun. Si Satan, magbabalat kayo. Pag Pasko, si Santa Claus yun. Okay? Superhero sila. Ano mga pagbabalat kayo ni Satan? Juan de la Cruz, yun ka yun. Okay? Nagbabalat kayo. Brother came with subtlety. Pagbabalat kayo. Dahan-dahan kang kinukuha. Hindi mo kagad siya makikita na, ay, kakatakot kayo ko dito. Magbabalat kayo siya.
and had taken away thy blessing. At kukuhanin niya yung blessing na dapat sa iyo, pero inayawan mo kasi pinili mo na ayaw mong bigyan ka ng blessing ng Panginoon. Pinili mo yung gawain sa sarili. Okay? Saan tayo? And he said, is not he rightly named Jacob? Talaga tunay nga pangalan na Jacob, for he has supplanted me these two times. Nung niloko niya ako ng dalawang beses. He took away my birthright, and behold now, he hath taken away my blessing, and he said, hast thou not reserved a blessing for me? Tay, wala ka na bang ibang blessing para sa akin? Eh kung nasa taas na si Jacob, yung blessing niya, nasa taas na, ano na yung makukuha mo? Latak na lang. Kung siya ang mag-rule, ikaw na ang tagasunod. Gets nyo? Hindi ka na pwedeng mag-rule pa kasi may nag-rule na. Yun na yung blessing niya eh. Okay, tingnan nyo ngayon pa ng blessing at binigay kay Esau. And Esau said unto his father, hast thou but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lift up his voice and wept. And Isaac, his father, answered and said unto him, mahalaga pala sa yung blessing, ba't binenta mo dahil nagugutom ka lang? Di ba, yun yung kwento nung nakaraan eh, di ba? Nagugutom lang siya, sige na! Sa'yo na yung ano, birthright ko, alam yung birthright, times two, dapat na inheritance ang makukuha ko doon. Kaso lang, mamamatay na ako, pwede mong namatay sa gutom? Meron ba taong namatay sa gutom? Meron kung nahihabol lang yung tutong. Buhay sana. Hindi, wala namamatay sa gutom. Kung gutom ko ngayon, palipas ka lang na ako, tinuminom ka tubig. Tapos mamaya, luto na yung pagkain. Hindi mo kailangan mag-init yung ulo mo. Hindi mo kailangan mang-away ng tao. No? Sa mga pila, sa mga restaurant, gano'n, yung mga mayayaman. Ayaw nilang malilate yung pagkain nila kasi gutom na kami. Hindi mo ba alam nagugutom na kami? Paunahin ko mag-isa din niya. Ganun sila, di ba? Gusto nila palagi sila yung mauna. Hindi ko magpaano. Sige, muna lang po kayo. Okay, kasi kaya ko pa naman to eh. Kahit nagugutom ka na, hindi ka naman mamamatay sa gutom eh. Magaganda pa nga yung ano mo no kasi. Di ba? Para ka nagpa-fasting. Okay? Yan. Sabi dyan, and Isaac, his father, answered and said unto him, behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth. Maganda rin ang blessing niya. Okay? Fatness of the earth din, of the dew of the heaven from above. And by thy word shall thou live. Sword, sorry. Okay? Ibig sabihin, kasi nga siya ay hunter. Okay? And shall serve thy brother. Okay, wala na eh. Wala na, hindi na siya yung leader eh. Siya na yung tagapagsunod. And it shall came to pass when thou shall have the dominion that thou shall break his yoke from off thy neck. Okay? O, pagka dumating yung pagkakataon na ikaw naman yung mag-ari, matatanggal na yung antanikala sa iyong leeg. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, ito yung masama, di ba? Magtatanim ka pa ng galit. Kamahirap naman talaga, niloko pa ng kapatid mo, pero huwag ka na magtanim ng galit. Di ba? Kaya gusto nyo ba magtanim ng galit? Nakakaano yun, nakaubos ng ano yun? Ng energy. Yung mga taong laging galit. Makakita na kayong taong galaking galit. Makanti mo lang na gano'n. Ha! Galit na kaagad yun. Okay? Nakakita na ba kayo ng taong laging galit? Konting bagay lang. Nagagalit na kaagad. Meron bang gano'ng tao? Meron. Okay? Ibig sabihin, malalaman mo na may pinanggagalingan yung galit nun. Okay? Normally, kasalanan. Okay? Wala nang iba. Okay, nasa na tayo? Tayo naman tubig. Ang init eh. Okay pa kayo?
kapay ko. Yan. Init. Yan ba yung mga tubig? Ubus na yung aking pawis. Okay. Nasaan na tayo? Okay. The days of mourning of my father are at hand, then will I slay my brother Jacob. Ito na matindi. Papatay na siya ng kapatid niya. Okay? Gusto niyo ba yun? Papatayin niyo yung kapatid niyo sa sobrang galit? Okay, may mga ganun tao, pumapatay ng kapatid. Okay? Ano yung pinaka-classic nun? Magkapatid, pinatay niya yung kapatid niya dahil lang sa offering. Sino yun? Nag-offer lang sa Panginoon. Si Abel. Tapos si Cain, nag-offer sa Panginoon. Tinanggap ng Panginoon yung offer ni Abel, yung Cain hindi tinanggap ng Panginoon. Ang ginawa ni Cain, pinatay niya si Abel. Imbis na tanungin niya sa Panginoon, Panginoon, anong dapat kong gawin para maging karapat-dapat yung aking alay sa iyo? Hindi. Nainggit siya, pinatay niya yung kapatid niya. May mga tao bang ganon, papatay? May mga magkakapatid ba po nagpapatayan? Meron. Lalo na pag lupa. Inheritance na. Ito nga, yun eh. Classic example eh. Okay? Nasaan na tayo? 42. And these words of Esau, her elder son, were told to Rebekah, and she went, sent and called Jacob, her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau has touching thee that comport himself, purposing to kill thee. Okay, ang maganda naman kayo sa pagiging marites ni Rebekah, nalaman niya na papatayin ang anak niya ni Esau si Jacob pagka namatay na yung tatay nila. Okay? So, 43, tatlong verses na lang kaya, apat. Now therefore, my son, obey my voice. Arise, flee thou to Laban, my brother, to Haran. Okay, pinaalis na ni Rebekah si Jacob. Kasi, papatayin nga eh. Okay, patayan ng ano dito. Dalawa na lang kayong magkapatid. Magpapatayan pa kayo. Okay? And tarry with him a few days until thy brother's fury turn away. Hanggang umalis yung kanyang galit sa'yo. Okay? Pero eventually, malalaman natin that this is not a few days. Okay? Taon nung nangyayari dito. Mag-stay si Jacob kay Laban. Yun yung susunod na kwento natin. Kung kayo ay a-attend. Okay? Okay? Then next week, sana umattend kayo kasi kay Pastor yung magandang message. Susunod na week, babalik ulit tayo, ipagpapatuloy natin yung Genesis 28. Okay? Nandito na tayo sa 2 remaining verses. Until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him, then I will send and fetch thee from thence. Why should I be deprived also of you both in one day? Okay, sabi doon, sino daw yung both doon? Ang in-infertile niya doon, si Isaac. Namatay si Isaac, mamamatay din si Jacob kasi papatayin siya ni Esau. Okay, medyo may respeto pa si Esau kay Isaac, di ba? Hindi niya pinatay kaagad si Jacob. Kasi nga, may takot, at least may takot pa siya sa tatay niya. Pero eventually, nagtanim na siya ng galit sa kanyang puso at balak niya ng patayin si Jacob. Ang ginawa ng nanay, consentidor, imbis na pagbatayin sila at pagsurihin si Jacob kay Esau, ang ginawa niya, pinalis niya si Jacob. Yun yung kwento, di ba? Kita niyo yung kwento? Okay, last verse. And Rebecca said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. Okay? Inanam naman niya yung daughters ni Heth kasi yun yung mga napangasawa ni Esau. Okay? Gumawa siya ng scheme ulit para inausap niya si Isaac para payagan ni Isaac na umalis naman si Jacob.
Okay? Galing talaga ni Rebecca, talina eh, no? Okay? Madali eh. Okay? If Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me? Okay? Sayang lang ang pagpapalaki ko sa anak ko kung ang mapapangasawa niyan ay yung mga daughters ni Heth, yung mga nakatira dito sa lugar natin. Okay? Kasi yung mga lugar nila dati, sila ay nakikitira lang sa mga lugar ng walang Diyos. Okay? Sa panahon natin, sino ngayon yung mga taong walang Diyos? Yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Kaya nga sa Bible, pag mag-aasawa ka, ang pipiliin mo yung pareho sa'yo na tumanggap sa Panginoon. Pag hindi mo na napili mo, parang nilustay mo. Again, yung pagpapala ng Panginoon na natanggap mo una. Pero maganda, ang mapangasawa mo, pipiliin mo yung may takot sa Diyos, pareho kayo, tumanggap sa Panginoon, lalago yung inyong pamilya, nakasama ng Panginoon, at gagamitin kayo ng Panginoon. Gusto niyo bang gamitin kayo ng Panginoon? Eh, pag ginagamit ka ng Panginoon, nasa ang pagpapala ng Panginoon? Nasa iyo. Eh, kung ayaw mo, umili ka. Ganun pa rin yun. Okay? Ilang minuto na? 1 hour. Mamili tayo. Katulad ng pamagat ng ating kwento ngayon. Bless me, even me also, my Father. Sabi dyan, therefore God give thee of the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. Let people serve thee, and nation bow down to thee. Be Lord over thy brethren, and let thy mother's son bow down to thee. Cursed be everyone that curseth thee, and blessed be he that blessed thee. Yan ang pagpapala ng Panginoon. Kung ayaw nyo, pwede tayong mabili. Sino yung gusto ng pagpapala ng Panginoon? Taas kamay? Siyempre. Okay, kasi nalaman natin sa kanyang salita. Salamat sa inyong pag-attend. No, patuloy tayong umattend. Alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Panghawakan natin yung pagpapala ng Panginoon. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa araw na to. Salamat Panginoon sa pagpapaalala ng inyong mga salita, Panginoon, ng inyong kalooban, Panginoon, sa Old Testament lang, Panginoon, gusto na ang pangluloko. Panginoon, bigyan niyo kami ng katalinuhan, Panginoon. Hindi kami maloko ng sandibulan. Patuloy kami, Panginoon, ng panghawakan, Panginoon, ng inyong mga pagpapala. Binigay niyo pa lang sa umpisa. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay nakakalimot na panghawakan, Panginoon, ng mga pagpapala mo. Ituwid mo kami, Ama. Panuin mo kami, Panginoon, ng inyong brother. Salamat, Panginoon, sa patuloy ng pagpapaalala. Ingatan, Panginoon, kami, Panginoon, sa aming pagsamandalang pag-iwa-iwalay. Ang mga kabataan ito, Panginoon, ay tinataas ko sa inyo, Panginoon. Panghawakan nila, Panginoon, ang tunay na pagpapaalala. Salamat pong muli sa hapon na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Umawit po tayo. Thank you.